nasa ilalim na nga po tayo ngayon ng GCQ ay ito na nga po ang pinakabagong travel authority na inilabas ng Pasig City. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel, and for our today's video, narito po muli ang pinakabagong balita dito sa Pasig City. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Okay, so ang pag-uusapan nga natin ngayon ang pagbabalik ng travel authority o travel pass para sa mga taong locally stranded dito po sa Pasig City. At ito na nga po, babasahin po natin or bibigyan po natin ng buhay or bibigyan natin ng boses yung ipinost po ng Pasig City Public Information Office sa kanilang Facebook account. At ito po siya. Ayan. So ito po ang sinasabi dyan. Simula August 20, 2020, ito na nga ang requirements para sa application for travel authority. Ilang paalala para mapabilis ang pag-verify at ang pag-issue ng travel authority, ibigay lamang ang kompletong address ng inyong pupuntahan. Halimbawa po, 1234 Agono Street, Barangay Pilar, San Felipe, Nueva Vizcaya. At siguraduhin pong tama ang ibibigay ninyong cellphone number at iwasan nyo din pong magpalit ng sasakyan na gagamitin kumpara sa inilagay pag-request ng travel authority. At lahat nga po ng babiyahe ay kailangang magbigay ng kanilang valid ID, at para sa mga driver naman po, kailangan nyo pong magpasa ng driver's license. Okay? At ito naman po ang application for travel authority at ang mga requirements na kailangan nyo pong ibigay. Ito po siya. Ayan. Monitoring sheet na pirmado ng Barangay Health Center na ang babiyahe ay sumailalim ng 14 days o 14 na araw na quarantine or resulta ng kanilang swab test. Ihanda rin ang sumusunod na mga detalye na kailangang ilakip sa mga ipapasang dokumento. Ito po siya. Ilagay po ang inyong buong pangalan, ang inyong edad, petsa ng biyahe, lugar na pagmumulan o kasalukuyang address, kumpletong address ng pupuntahan, uri ng gagamiting sasakyan, plate number ng sasakyan, uri ng pampublikong transportasyon o kung commute po kayo, at ang cellphone number po ninyo. At maglagay din po ng inyong photocopy ng inyong mga valid IDs. Patuloy pa rin ang proseso ng mga travel authority online. Hanggat maaari, kung may access naman po kayo sa internet, ay hinihikayat po na ang bawat isa sa inyo ay magpasa na lamang po sa via internet ng inyong mga dokumento. Upang mapabilis ang proseso ng travel authority, ay siguraduhin din po ninyo na kumpleto ang ipapasa ninyong mga dokumento. So ito po, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano nga po nyo ipapasa ang inyong mga dokumento para sa travel authority na ito. Halimbawa, ibigay ang kumpletong address na pupuntahan. So yun nga po, sinabi ko nga po sa inyo kanina, 1234 Agono Street, Barangay Pilar, San Felipe, Nueva Vizcaya. At siguraduhin tamang ibibigay po ninyong cellphone number at iwasan nyo pong magpalit ng inyong mga sasakyan na gagamitin. Lahat ng babiyahe ay kailangan magbigay ng kopya ng inyong pong mga valid ID. So eto po siya, meron po tayong tinatawag na dalawang application. Yung isa po ay yung online application at yung isa naman po ay on-site application. Pero hinihikayat naman po ang lahat na kung may access po kayo sa internet ay via online na lang po kayo magpasa ng inyong mga dokumento. Pero sa ngayon ay babasahin ko po muna ang online application for travel authority. Ito po ang proseso ng pagkuha. Magpadala ng email sa Pasig LSI Travel Authority 2020@gmail.com. Kalakip ang mga kompletong requirements. Ilagay sa subject ng email ang apelido, pangalan, destinasyon. Halimbawa, De La Cruz, Juan. Pupunta po siya sa San Juan, Batangas. Okay. Sa number 2, ang lahat ng application for travel authority ay i-verify
at ipapasa sa City Health Department para maisuhan ng karampatang medical certificate na kailangan para sa tuluyang mabigyan ng travel authority. Okay? Number 3, asahang makakatanggap ng sagot sa email na lakip ang inyong medical certificate at travel authority. So, kailangan po ay active po ang inyong mga email address o ang inyong mga Gmail address dahil kung online application po ang gagawin nyo, isi-send po sa inyong mga email address o Gmail address ang resulta ng inyong pong medical certificate o travel authority na hinihingi po sa Pasig City Hall. Okay, again, pumunta po kayo sa Pasig LSI Travel Authority 2020@gmail.com kung ang gagawin nyo nga po ay online application. So ngayon naman po ay babasahin naman natin ang on-site application. Okay, so ito naman po ang sinasaad dyan para sa mga walang access sa internet, maaaring magpunta sa Quadrangle sa labas ng City Hall para magpasa ng requirements upang mapabilis ang proseso ng travel authority, siguraduhin na kompleto ang mga ipapasang dokumento para hindi na kailangan magpabalik-balik sa City Hall at ibigay ang inyong kompletong address katulad din po ng sinabi natin kanina. So kung kayo nga po ay walang access sa internet pero gusto nyo pong makauwi sa inyong mga probinsya o umuwi po sa lugar kung saan po kayo mas komportable at kay gusto nyo ay on-site, so pumunta lamang po kayo sa harap ng Pasig City Hall, dun po sa may Quadrangle, at ibigay nyo po ang inyong kompletong dokumentasyon. Ibigay nyo po ang inyong kompletong pangalan, halimbawa, o ang address ng inyong pupuntahan, halimbawa, 1234 Agona Street, Barangay Pilar, San Felipe, Nueva Vizcaya, at siguraduhin nyo pong tama ang mga cellphone number na ilalagay nyo po doon sa form na inyong pipilapan. At iwasan nyo din pong magpalit ng sasakyan na gagamitin kumpara sa inilagay pang request ng travel authority. Lahat ng babiyahe ay kailangan pong magbigay ng inyong valid ID at kung driver naman po kayo ay kailangan nyo pong magbigay ng driver's license. Okay, so basahin na nga po natin ang application for travel authority at ang proseso ng pagkuha kung kayo po ay kukuha on-site o kung kayo nga po ay kukuha sa harap ng Pasig City Hall sa may Quadrangle. So number 1, kung walang access sa internet ay maaaring magtungo sa Quadrangle sa labas ng City Hall para magpasa ng kanilang mga application. Number 2, may information slip na kailangang sugutan, kuhain ito sa OPS at ilakip ito sa ibang mga requirements. So meron po kayong form na pipil upan doon na kukunin nyo po sa ating mga OPS. So kunin nyo po sa kanila yung form na yon at sulatan nyo po yon, ilagay nyo po yung mahalagang impormasyon na kailangan po ninyong ilagay doon. So number 3, ia-assess ng mga nakatalagang OPS ang mga dokumentong ipapasa kung ang mga ito ay kompleto. Maari na itong ilagay sa Dropbox matapos ipasa ng requirements ay maari nang umuwi. So yun nga po, you first, pupunta kayo sa Quadrangle. So kung may pila, siguro pumili na lang kayo with social distancing. Pangalawa is kumuha po kayo ng application slip sa OPS. So ibibigay naman po sa inyo po yon dahil alam din po ng OPS ang kanilang mga gagawin. So number 3 is fill upan nyo po yon yung lahat ng hinihingi po doon sa document, sa application slip, kung ano po yung hinihingi o tinatanong sa inyo, fill upan nyo po yun. And right after nyo pong ma-fill upan, ilagay nyo po yon sa Dropbox, ihulog nyo po sa may Dropbox. Siguro may nakatalagang Dropbox naman po doon sa may Quadrangle at ia-assess po kayo doon ng OPS. Okay, then pagkatapos nyo pong maihulog yun ay pwede na po muna kayong umuwi sa inyong mga bahay dito po sa Pasig at hihintayin nyo na lang po siguro kung kailan po kayo tatawagan. Number 4, asahang makakatanggap ng text message kung kailan at saan pwedeng kuhanin ang medical certificate at travel authority. So right after nyo pong makauwi sa inyong mga tahanan, so syempre inilagay nyo naman po ang inyong mga cellphone number doon po sa application slip na sinulatan nyo po ay makaka-receive po kayo ng text kung saan nyo po makukuha ang inyong medical certificate or travel authority. Basta nakapag 14 days quarantine po kayo ha. So yun po ang mga requirements na mangyayari kung kayo po ay on-site
nakukuha ng travel authority. Okay? Ayan! I hope na nakatulong po ako sa inyo ng malaki at na-explain ko nga po sa inyo kung paano po ang proseso ng pagkuha ng travel authority dito po sa Pasig City para po sa mga locally stranded individual na nandito po sa Pasig City at gusto pong umuwi sa kanilang mga probinsya, umuwi po sa kanilang mga tahanan kung saan po kayong mas komportable para po mag-extend ang inyong mga quarantine. Dahil tayo nga po ay nasa ilalim ngayon ng GCQ at kung gusto nyo nga pong umuwi sa inyong mga probinsya, ayan po ang mga proseso na dapat nyong gawin. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!